Welcome back mga boss at andito na naman tayo sa bagong episode ng ating Basic Bob Reacts at ang gagawan natin ng video ngayon ay manggagaling sa channel ni Kuya Edwin Tick at nakapagpaalam naman po ako ng maayos sa kanya at pinayagan ako na gawa ng reaction. Unang-una mga boss, lilinawin lang natin yung ginagawa nating video reaction ngayon ay hindi para pumuna o hindi para maging masama o makapagdulot ng masamang epekto sa mga may-ari ng video na ginagawa natin ng reaction. Ito po ay personal ko na krusada para ma-promote yung mga kapwa ko tik vlogger na nag-share dito ng tamang info or educational, mas makabuluhang gumagawa ng mga mas makabuluhang video kasi gusto ko lumaganap yung mga nagbablog ng tama. So nilalabanan natin yung mga nandito sa YT na ang mga content ay sabihin na natin hindi maganda. So kahit papaano ginaguide natin yung mga viewers natin na manood ng tama kasi kung ang pinapanood din nila ay mga hindi maganda, ang lalabas din yan ay matututunan nila ay mga hindi maganda. So sa YouTube kasi kahit sino pwede mag-vlog, pero ang tanong dyan kung tama ba yung ginagawa. Yung iba kasi for the views lang talaga yung habol, hindi ko naman sa inaano. Kaya itong mga kapakotik vlogger pinopromote ko sa abot ng makakaya ko para ano, para may aware lahat ng ano, kahit papaano yung viewers ko ma-aware sila na ito yung mga dapat panoorin na mga channel na maganda din naman ang content talaga. So ano ba, ang haba na ng sinasabi ko. Andito tayo ngayon sa channel ni Kuya Edwin para panoorin kung paano nga ba ang proseso pag nag-fiber ka ng speaker box. So unang-una mga boss, pare-pareho tayo bukod kay Kuya Edwin. Hindi rin po ako nakasubok na mag-fiber ng isang box. Kasi nung gagawin ko yung magpa-fiber ng box, hindi kinaya ng budget ko. Hindi kinaya ng budget ko kaya ayawan, pasensya na kayo sa itsura ko. Hindi pa ako nakapagpagupit. Tapos hindi pa nakapag-ahit ng balbas. So ito si Kuya Edwin Tick, i-intro ko muna. Isa pong mahusay na technician na nakabase siya sa Montalban. So sa mga ano ko diyan, subscriber ko diyan o viewers ko diyan, kung may papagawa kayo TV, amplifier, siguro halos lahat naman ng appliances tinatanggap niya. Basta around Montalban, San Mateo, basta malapit kayo sa location niya, pwede po kayong magpagawa. Nakalimutan ko lang kunin yung address niya. Pero itong YouTube channel niya, puntahan niyo na lang kung magpapagawa kayo sa kanya. Meron din siyang nagtitindi din ata siya ng mga pyesa at meron siyang video okay rentals at saka lights and sounds. So meron din siyang lights and sounds. Tapos may isa pa siyang YouTube channel, yung personal hobby naman niya, nagbabike, yung Nueva Bikes Adventures. Pa-subscribe na lang din mga boss. So sana magustuhan to ni Kuya Edwin kasi sabi niya parang ayaw niyang panoorin yung sarili niyang video. So ito na, aalamin natin kung paano talaga mag-fiber o mag-fiber coating sa isang baffles. At ako naman din ay hindi ko alam kung paano. So ang haba na ng pasakali ko, panoorin na natin. Volume tayo. Hello guys, magandang araw. Isishare ko sa inyo guys yung kung paano magpintura ng fiberglass sa ating mga box. Ang kinis ng mukha ni Kuya Edwin, sana all. Talagang ang ganda ng kutis. Step by step na procedure ng pagpipintura guys. At yung mga gagamitin natin mga materials. At kung naalala nyo guys, kung napanood nyo yung aking video, tungkol naman yun sa tungkol naman sa Versatex, kung paano siya
i-apply sa ating speaker box. Yung kinikwento niyang Versatix, meron din siyang video mga boss, puntahan niyo na lang yung YouTube channel niya at dagdag info lang din. Nag-try din ako niyan sa Versatix. Bumili ako ng ano, nasa mahigit 600 yung isang galon niyan dati. Tapos sahaluan mo ng ano, ng elastomeric na black. Tapos pati yung roller, yung pang roller, ang mahal ng 200 plus. Hindi ko rin ganang nagamit. Tuloy tayo. So, ngayon, fiberglass naman guys, ang ipipintura natin sa ating box. So, eh, or mag-order kasi ang customer, gusto niya ay fiberglass yung kanyang ipintura sa kanyang box. So, order lang siya guys, order lang sa amin to. So, mayroon pa nga yung kasunod sana guys, sasabay sana namin yung RCF na 12 inches, yung sub-series. Kaya lang, kinapos na kami sa oras guys, dahil yung panahon kasi, tinichimpuan natin na uminit. Kasi pagka fiberglass guys ang ipipintura natin, kailangan mainit ang panahon para mabilis matuyo. Yun pala, kailangan ano, mainit ang panahon. Hindi siya masayang yung materialis. Ayun. Mga dam, mag-gloves tayo, mag-jacket. Kung gusto nyo hindi kayo mangati pagdating ng gabi. Yun nga ang sabi, karamihan ng mga nagpa-fiber. Makati daw sa katawan yan yung chemical. Kaya ano, at saka matapang yung amoy. Eh, wala akong pagpipistuhan din. Bukod sa mahal siya, wala rin ako pagpipistuhan. Baka makaperwisyo pa ako dito sa mga kapitbahay ko. Hindi ko tinuloy. Maganda to at nagawa ni Kuya Edwin. Ako guys, hindi na ako mag-jacket. Gusto kong ganito na lang kasi medyo sanayin naman na ako. Sanayin na akong mag-abot. So, ayan guys, umpisa na natin. Ayun. So, ito yung ating mga gamitin guys na materialis. So, unang-una, siyempre. Oh, sa mga hindi pa nakapanood dyan sa YouTube channel ni Kuya Edwin ha, at saka sa gustong gumawa, ito, panoorin nyo na maigi. Hindi na pagkatapos nito, hindi na muna ako sisingit. I-take note nyo yung mga materialis na gagamitin para kung gusto nyo rin gumawa ng fiber, makakuha nyo. So ito, panoorin natin. Fiber mat guys, ito. So may resin tayo. Ito yung kanyang model, atin-103. Tapos meron tayong siyempre hardener pampatigas. Yan. Hardener. Meron tayong wax solution. Ito guys. Tapos siyempre pampakulay. So ito guys, toner black. So itong pangkulay guys, kahit anong gusto niyong kulay, meron tong available na bibili sa ating ano, sa ating supplier. Ang gamitin natin kulay guys ay itim. So yun ang order kasi ng may-ari, itim yung kulay. Ayun pala yung materialis mga boss. Merong abit. Makasingit lang ako. Kung mga may viewers ako dito na Along Marikina lang, meron po niyan doon sa ano, nag-canvas na ako niyan dati. Meron po niyan doon sa may Sigal. Yung malapit sa McDo, doon sa may malapit na sa tulay ng Marikina. May malaking hardware doon, Sigal ba yon? Meron doon mga boss. At meron naman banda sa may Masinag, marami niyan doon. Ewan ko lang sa Kuya Edwin kung saan bumili. Table nito guys na dilaw, mayroong green, may blue. So marami pa yan silang available na kulay guys. So ito lang kasi yung karaniwang ginagamit pagdating sa speaker. Hardener ay pampatuyo siyempre. Okay. So ayan, hardener siya. So kung mainit yung panahon guys, kailangan nyo na i-control lang yung halo nitong ano, itong hardener kasi mabilis siya matuyo guys, mga 2 to 5 minutes. Ayun. Tuyo na siya agad pag marami kang nilagay nito, lalo pag mainit pa ang panahon. Ayun. So yun ang ano guys, yun ang kanyang trabaho. So ito wax solution. Ito yung ano guys, yung para hindi malagkit. Yung ating finished product para hindi siya malagkit. Kasi pag wala nitong wax solution guys, para siyang pintura na hindi natutuyo. Ayun. Pag hinawakan mo siya, malagkit.
Ayun, so kailangan natin ito para hindi siya ano, hindi siya malagkit hawakan. So ayun, ito lang yung wax solution ang hindi ko nakanbas doon sa ano. So kung nagbasta-basta pala ako pag DIY nung time na yon, hindi pa ako nagba-vlog noon. Mga 2017 ata. O nagbasta-basta pa ako. Malamang sablay na sablay yung gagawin ko. Buti na lang eh andito si Kuya Edwin. Ayun sa guys, so pag-aalo-aluin lang natin 'yan. Tapos saka natin ipipintura doon sa ano guys, sa ating box. So ayan, palitak ko lang sa inyo guys. Dual pala itong gagawin niya. Ito yung ginawa namin nung ano, nakaraang araw. So hello guys, ito na. So una natin gagawin, maghahalo tayo ng raisin. Aba, pang maramihan talaga yung ano ni Kuya Edwin. So yun, meron tayong raisin guys. Toner. Tapos haluan natin ng ano na pampakulay. Ayun. Mga kapiraso lang ng toner. Tapos guys, yung wax solution. Ah, yun, hinahalo pala yung wax solution. Wax solution guys, ano lang, kahit konti lang din. Ayun. Yan. So, ayan, isa na guys, hardener. So depende yan sa inyo guys kung gaano sa kung gaano kadami ang ilalagay niyo. Nakabuka na yun. Mas maganda pala guys, maggamit kayong nakabuka na yung face mask eh. Kasi yung tapang niya, tapang ng amoy, masama sa masama daw sa health. Sabi. Oo nga guys, masama talaga kasi iba yung amoy, matapang yung amoy guys. Gagamit kayo ng mask. So ang gagawin natin guys ay papahiram muna natin nito, tapos saka ilalapat yung ano, ayun, yung fiber mat. So ayun, panoorin nyo lang kami guys, okay. Nagawa na kami. Ito na, ito na. Umpisa na natin. Teka lang. Alam nyo itong pagpa-fiber coating sa speaker box. Ito na ata yung pinakamahirap na gagawin. Kasi yung Versatix, mas madali lang yun. Pero matagal matuyo. Ito naman, mabilis ata ito matuyo. Pero kailangan mainit ang panahon. Hindi ko lang alam kung magkano pakyaw dito ni Kuya Edwin. Yan. Panoorin na lang natin. Yun. Ah, kailangan may assistant ka pala. Ayos, ganda ng background music. Ayun. Ayun, no? Ayun. Ayun. Ah, ilalagay muna, tapos saka naman lalagyan muna nung ano, nung pinaka ano, yung inalo na resin at saka ano. Saka ilalagay yung fiber mat. Fiber matting ata tawag yan, ano? Dampi-dampi lang. Ayun sa guys. Kailangan lang sa idot-dot na idot-dot para dumikit. Ah, para ano? Para mag-absorb. So yan lang yan. So, ano lang, ang importante lang ma-occupied yung plywood ng ating fiber mat. Ayun. Plan, matupatungan sa lahat. Ayan. Pag may mga kulang-kulang sa gilid, ano na lang. Okay, ganyan-ganyan na lang guys. Sundot-sundot. Ayan. Papuntang gilid. Ganyan pala yung technique. Tadyo muna si ate. Happen mo shout, shout out ka mo. Shout ate, shout out. Bili na po kayo ng maruya. Oh, nagalok pa. Nagalok pa naman yun ka. Ganyan ko lang ito. Ay, ubusin ko lang. Kasi matutuyo ito eh. Ayan. Nagaantay naman yun ni Kuya Edwin. Narinigan mo yung box. Live ba yan? O napag-vlog ka? Walang yan. I-edit pa naman yan. Ano gusto mo? Isama kita o i-erase? Maganda dyan sa lugar ni Kuya Edwin. Pwede magano sa labas. Sa amin dito bawal eh, sinisita. Ayun, dito eh. Natawa-ataw na ni Kuya Edwin, no? O, ha? O, ano yan? Ano yan? Oo! Nadulas! Ano yan lang? Mamadali na siguro siya dito.
kailangan talaga siguro may kasama kapag gagawin to. Hindi pwedeng mag-isang tao ka lang. Hindi ko ata itong magagawa mga boss kasi ano ko eh. Lagi akong one man show lang. Kumbaga mag-isa lang ako lagi. Guys, ito na. So, natapos rin natin yung first coating. Ito na siya guys, oh. Itsura niya. First coating pa lang nyo, guys. Mayroon pa siyang mga... Yan, mayroon pa siyang mga... Nakikitang kulay ng plywood. So, nakikita pa natin yung plywood. So, pag ganito ito guys, napatuyin muna natin. Natapos pala guys nung ano, chicken coating, pag natuyo na siya, liliyahin na natin, tapos saka papatungan ulit. Ayun. Para sa finishing na. So, ayun na siya guys. Ayun, tapos na. Ay, akala ko tapos na. Ayun, nakadalaw, pangalawang araw na. So, ayun na. Hindi rin pala maano, hindi rin pala basta-basta gumawa ng ano, mag fiber coating ka lang. Nga pala mga boss, ano, baka gusto niyo magpagawa din ng mga baffles ito. Malapit kayo sa lugar nila Kuya Edwin. Hanggang ngayon gumagawa pa rin naman siya ng ano. Saka yung channel niya puro amplifier din. Ayun na guys. Napatungan na namin guys. So, totoo lang guys, nakaano na pala kami, naka pangalawang araw na namin kasi last day. Makulimlim yung panahon at saka hapon na rin yung guys kami nag-umpisa. So, sa ngayon na napatungan na namin, so pangalawang coat na ito guys. Tapos ano na, liliyahin na namin gamit ang grinder. Pag nalihan na siya guys, yun, finishing na siya. Ayun. Isang coat na lang, finishing na. So guys, ayan na siya. So kung napapansin nyo guys, maraming nga puti-puti. Patatapos lang kasi namin lihahin guys. Patapos natin ano. Patapos natin patungan ulit. Yun, okay na siya guys. Ayun, papatungan ulit. Mas mataba nga to mga boss. Tingnan nyo. A few moments later. Hello guys. What's up? Ito na. Ito na yung ating finished product. Ayan siya. Okay na. Hey baby. Shout out! Wow! Boss! Shout out! Hindi nakita si Kelvin. Ayan, sige, yung napapansin nyo, makintab na siya. Ayan, makintab na. Kasi naka... Glossy na siya, glossy. Ayan siya. Finish na kasi siya guys, makintab na siya. Katulad kanina, pagkatapos yung grinder, medyo maputi, tsaka magaspang. So ito, makinis na siya. Ayan. So ayan, okay na guys. So, salamat sa pagsubaybay at sa panunod sa aking channel. Thank you. So, medyo madali ting lang sa video yung ano, yung paggawa na ano, pero nakailang araw din si sila Kuya Edwin doon. Hindi pa kasama yung paggawa ng box mismo. Yung nasa video lang ay kung paano lang mag fiber coating ng ano, speaker box. At yun ang result niya mga boss. Maganda, okay yung result. At kadalasan kasi yung mga pina-fiber, yung mga pang outdoor, mga nagsa sound system. Para kung maulanan man, kung ano mangyari, maulanan, hindi basta-basta papasukin ng tubig yung loob at hindi masisira yung box.
So mga boss, sa mga gusto magpagawa dyan ng box at magpa-repair, Montalban area at saka San Mateo, o kahit dito around Metro Manila, pag ano, nasa Montalban lang si Kuya Edwin Tick. At papasalamat tayo at pinayagan tayo na gawa ng review. Wala nang sinabi kung ano, ako nang pumili kung ano. At sana may natutunan kayo dito sa ginawa nating review na ganun pala ang pag-fiber ng speaker box. Medyo ano, hindi lang na-declare ni Kuya kung magkano ginastos, baka nakalimutan na. Pero kayo na lang ang mag-canvas. Maraming salamat mga boss at maraming salamat din kay Kuya Edwin Tick sa pinahiram niyang video. At God bless po sa ating lahat.